Chairperson po ng Commuters of the Philippines, si Sir Julius Dalay. Magandang umaga, Sir Julius. Morning, sir. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga sa mga tagapakinig sa Peleria sa serbisyo. Oh, so yun, ano po ba ang inyong inaasahan sa gitna nitong PUV modernization na program ng pamahalaan bilang mga commuter? Well, no, actually, naguguluhan kami sa policy right now na kung saan, sabi nga, tulad may mga lumalabas na pagdating nga daw ng Enero 1, hindi na makabiyahe yung mga traditional na jeep. So merong iba na nakabiyahe pa rin, tapos may iba naman nagreklamo na yun, mahirap na daw sumakay. Dahil nga, tapos biglang may lumabas na PubMat ang DOTR na kung saan sinasabi nila na meron daw hanggang Enero ang 31 para ayusin ang lahat bago magkaroon ulit, bago daw magkaroon talaga ng tuloy ang pagbabawal dun sa mga traditional operator na hindi pa nakakonsolidate. So paano ang kumbaga ano ang stand ng mga commuters dito sa kaguluhan na ito? Kasi ultimately, ang mga talagang apektado, yung mga pasahero eh. Well, sa commuters talaga, no, stand syempre is kung hindi pa panahon at hindi mawawalan ka lang lalo ng masasakyan, kumbaga postpone muna, tigilan ano muna, no? Ipagpaliban muna yung pag-implement nito, yung pag-phase out, no? Kasi nga, kung hindi pa pala tama yung dami nung jeep, modern jeep, no? Versus dun sa demand na maraming mga commuter, bakit kailangan mo pa magbawas lalo, no? So, again, tulad nga na nasabi namin dati, no? Baka wala pa halos sa 10%, no, yung nagko-consolidate na based sa datos na meron kami. Ngayon, hindi namin alam kung nagbago na to or biglang nag-accelerate ito. So again, kailangan namin makita na sapat yung supply, no. Oo. Pero sa ngayon, ang nakikita mo kapag ituloy yan, paano ang mga pasahero? Naturalmente kailangan magkaroon ng mga adjustment, tama ba? Well, definitely, no. And even if mag-adjustment, syempre lahat naman ng commuter iisipin mag-adjustment. So ending, mag-aagawan pa rin sa nila titirang modern jeep o yung mga nag-consolidate na operator. Oo. Mm-hmm. Ibang usapin pa yung pamasahe, di ba? Yung makikipag-agawan ka, ibang hirap yun. Pero ito pa, isa pang hirap, yung sinasabi nga ng Ibon Foundation na pwede nga 50 pesos in 5 years ang minimum fare sa jeep. Anong masasabi nyo? Kaya ba? Kaya pa ba ng mga commuters yung ganong pasahe? Well, unang-una, no, hindi naman nagkakalayo yung nakita namin doon sa nakita nung grupong yun, no. In fact, no, sa jeepney modernization, ang sinasabi, no, ang minimum may 15 na unit sa isang ruta, no. So sa 15 na yon, sabihin natin na ang buwan ng amortization ay 50,000, no, in 7 years. So, sa 50,000 na yon, sabihin natin na sa isang araw kinakailangan at least kunyari bumiyahe na isang jeep ng 10 balikan. 10 balikan na 'yon, 6 to 8 pesos ang madadagdag sa pamasahe, no. Wala pa doon syempre yung fluctuate ng krudo, wala pa doon syempre yung kailangan ngayon, lalo na wala namang direktiba na baguhin yung boundary system, no. So talagang hindi malaab muna mag-50 at pag nag-50 syempre aray 'yun, no. Ano po kinaibahan mo doon sa bus, doon sa LRT, sa MRT, no? So lahat na lang magtataasan. So talaga yung masakit sa bulsa, no? Lalo na yung jeep yung inaasahan ng masa. Oo. Pagdating doon sa mura, na mabilis, mura at epesyente makadating sa mga paroonan. Pero anong masasabi mo, Julius, yung sinasabi? Kasi inevitable naman daw talaga yung change. So dapat sumunod tayo o ang tawag go with the flow tayo. Kaya ba natin maka-go with the flow? Well, again, no? Sabihin, wala na sinasabi namin. Sabi mga computers, wala kaming issue. In fact, wala namang may ayaw na magbago. No? Wala namang ayaw na modern o bago yung mga masasakyan mo. Ang question lang naman is, kailangan mo i-timing, i-pacing. Kumbaga ikaw sabihin natin, tayo nga, nagbabudget tayo ng pere. So, kunyari may gusto tayong bilhin na may kailangan bilhin, cellphone man yan o ano, itinataon natin na ganito ako bibili kasi na ganitong paraan
hindi siya mabigat sa akin eh. Oo. But sa amin din eh, kung hindi ipe-paste yun, syempre, papasa rin sa amin yung mga operator yun, yung mga driver-operator yung cost. At dahil nga masyadong mabilis o masyadong ilaw yung terms ng panahon, eh, sabi mapapasa lahat ng problema. Yung problema ng problema ng pamasahe, ng pasa pamasahe, yung problema ng kulang yung unit. Sa amin din ang bagsak na ending. Oo, eh. Kasi yun okay. Nga yung sa unit, no? Diba ngayon yung mga imported na ano, kasi mas mahal ang sinasabi ng ibang transport group, bakit hindi na lang yung mga lokal na manufacturer? Sa tingin mo ba makakapagpababa yun itong projected na mataas na pamasahe? Well, no, based on mga initial na nakikita namin, oo, pero hindi pa rin sapat. Sipin mo, magkano ba ang traditional na jeepney traditional jeepney na bago. Ah. Kung say bago, yung lumang standard na Euro 2, Euro 3, no, na pahaba. No? Dahil makakarinig ka ng less than 500,000. Yung pinakamura na nakita namin sa isang local siguro, abot pa rin ng 900 to 1.1 million. No? I mean, malaking reduction kaysa dun sa 1.5, 1.7 million. Oh. Pero at the end of the day, malaki pa rin yun. So, adjustment pa rin yun at the end of the day. Tama, tama. So, again, paano ba mapapababa yun in a point na hindi naman lugi yung manufacturer, but at the same time, everybody happy. Correct. So, in the meantime, Julius, dahil yan ay wala pa naman binibitawan ang gobyerno na bagong deadline, di ba? Kasi, partner, 31, ano? Hanggang 31. So, ano na lang ang iyong maaabiso o iyong maipapayo sa ating mga commuters? Ano ang dapat mindset natin ngayon? Yaman din lamang na yan naman talaga ay polisiya ng gobyerno? Well, no, habang wala pang kung anong policy, bagong deadline duty or even TRO kung sakasakali sa Korte Suprema, no? Ang payo is, syempre, subukan na natin mag-adjust, no? Isipin na natin na yung worst case scenario, kung kaya nating kapag-usapan ng management natin na work from home, kung pwedeng tayong lumapit sa paroroon na, sa mga trabaho natin, eh, gawin na natin. Tapos noon eh, kung kaya natin i-adjust sa schedule natin na mag-alat na mas mahabang oras, eh mag-alat na tayo. Okay. Yun nga lang eh, dapat hindi natin ito ginagawa. Totoo. Maganda yung suggestion mo nga rin yung lumapit sa ano pinagtatrabahuhan. Pero kasi rin magastos din yun eh. No? May gastos eh. Ang gastos mo pa, syempre yung trabaho mo, nandun sa isang syudad na correct, medyo mataas ang land value. Tama. Diba? Mahirap din eh. No? Kung option lang, pwede sana. Kaso, ang laki rin ng gastos niyan, di ba, Julius? Well, totoo naman. No? Kaya nga, again, iba-ibang option, iba-ibang solusyon. Hindi naman lahat ng option, pasok na sa lahat ng manggagawa commuter. Mm-hmm. Kasi talagang yan nga, eh, mas hirap, gustuhin mong lumapit na nga sa trabaho mo. Eh, oo, diba? Kasi, ang hirap balansihin. Kasi hindi lang yung trabaho mo ang iisipin mo, may pamilya ka eh. Paano pag-aaral ng mga bata? Paano yung sa asawa mo? Paano yung trabaho? Napakahirap. Tapos binibigyan tayo ng ganito. Ang sakit sa bangs, yun na nga. Eh, kasi kung i-compute mo, Julius, diba? Minsan nga i-compute mo eh. Diba? Nasa mga pang-araw-araw nating budget yan. Eh. Magkano ba yung gastos ko? Magkano yung sinusweldo ko? Kung i-compute mo, di ba, kung tataas pa yung presyo, baka parang halos pareho na lang yung gagastusin mo sa pamasahe, sa gagastusin mo sa pag-upa. So talagang major decision yung gagawin ng commuter. Tama, no? Tama. Tapos ang pinaka-sumatotal niyan, parang wala kang sinweldo. Oo. Diba? Kayod ka ng kayod. Hindi sana sinasapit ito ng ating mga manggagawa. Oo. Mm-hmm. Ano ba ang wish list mo, Julius, para maayos ang ating transport system? Well, no, sa amin, ang wish list namin, syempre una, subsidy, no, dito sa mga mamang tsuper, subsidy sa modernization, tsaka mas mahabang panahon para mag-modernize, no. Ika nga, nabanggit na rin yung isang senador, no, na habang hindi pa tapos yung mass transport natin, eh, bakit natin ipe-pace out lalo yung mga jeepney? Okay, baka pwede nating i-extend habang ginagawa pa yung big ticket. Pangalawa siguro, nandun din yung may iba tayong mga kababayan na taking matters on their own hands, no, through active mobility na tinatawag, no, yung pamimisikleta.
So baka naman pwedeng ayusin din yun para mas marami rin tayong mga kababayan na mahigayat at maging ligtas. Correct, correct. Sa ganung paraan. Tama. Siyempre, pangatlo, no? I mean, ano lang naman to, wish lang din naman to. Mm. So, eh, sana magkaroon ng subsidy rin sa pamasahe. No? So, nagagawa naman kasi subsidy sa LRT, sa MRT, no? Sa pamasahe doon, bakit hindi magawa sa jeep at sa bus? No? Okay. Yan ang wish nating lahat. Diba, Julius, partner? Sige, Julius, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you. Thank you. Si Julius Dalay po yan, ang chairperson ng Commuters of the Philippines.